Ayan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. No, maraming nagtatanong, no, sa, tsaka sa mga group, kung kailangan daw bang mag-print araw-araw. So, nakita nyo naman tong lugar ko, napakasikip, no? Madami tayong printer, dalawa yung L121 natin. Eto, kung nasusubaybayan nyo yung aking channel, no? Makikilala nyo tong printer na to. Ito yung, ang tawag ko dito ay si Dugyut printer, no? Naka-sublimation siya, maraming beses na to na convert from dye to pigment, pigment to dye. Tapos ito nga, last conversion ko ay sublimation, kasi wala na akong sublimation printer. So, ito, ilang araw to, huling nagamit ko to, mga 3 o 4 days ago. Then, bago ko simulan, nag-head clean, nag-nozzle check. Yan, so, kung makikita nyo, buo pa naman yung lahat ng kulay, no? Ulitin natin, no? Nakabay pa siya sa L110. Nozzle check. So, bakit maraming bumibili ng L121, no? L121 or L120? Kasi, ito na yung pinaka budget printer ng Epson. Nagagamitin mo sa small business o digital printing business. Problema dito, yung mga makakapal na papel, no? Pero kasi yung may mga brand na nakakain niya ng maayos, no? Yung mga RC Satin nakakain niya yan sa photo paper. Pero kasi design siya sa document printing. Tapos nga, ang problema pa dyan yung mga guhit, no? Kailangan nung magkaskas ng paper guide, yung mga teeth. Minsan nag-aalis ng gear, yung dalawa dito sa gitna. Yan. So, ito nga, ilang araw naman siya na hindi nagamit. Okay naman, no? So, ang gagawin ko kasi, sublimation mag. Ito, naka-order na ako. So, kailangan nyo lang kasing gawin dyan pag na-stack ng, hindi nyo nagamit ng matagal, no? Mga 1 week, 2 week. Kailangan nyo lang nito. Tapos, kailangan nyo tanggalin yung takip, no? Madali naman tanggalin yan. Marami na akong video tungkol dyan. Tapos, etong kumbaga tutulungan niyo yung forge unit na humigop ng huwag kayong mag-head clean ng sobrang dami pagka kulang. So yun nga, no, gamit kayo ng syringe, tapos higupin niyo lang. Pag okay pa yung condition ng head ninyo, babalik yan sa maayos na print yan. Lalagay nyo lang dito, tapos higop. Kasi since okay naman yung printer ko, yan. Iyanin ko na, no. Gaganin nyo lang, oh. Kailangan nyo i-head clean kahit isang beses. So, kung hindi sa computer, dito lang sa ink button, no. Press, long press nyo lang. Tapos, gagalaw na yan, yung printer head. Pag gumalaw na, ibig sabihin, nag-head clean na yun. Ganun lang. Tapos kung makikita nyo yung cupping, puno ng ink. Yan. Inspection nyo rin yung cupping kasi minsan naanuhan niya ng ipis, no? Tapos yung mga gilid niyan, yung pinaka na goma, nagkakaroon ng sira. So, pag nagkasira yung goma, no, magkaka-air leak, hindi hihigop ng ink. Yan. Yan. So, ganun lang. So, pagka hindi nyo na ginamit, plastikan nyo lang para hindi maladyan ng ano, no? Ibalot ninyo para hindi pasukin ng ipis, ng anuman insekto dyan, maladyan ng barya, ng mga kung ano-ano. Kahit ganyan yung itsura nyan, bawing-bawi na siya. Kailangan nyo lang nito, no? Mag-ano kayo ng syringe. No, kung pwede naman din sa mga sa mga butika, pero tatanggalin niyo yung sa tip niyan para maging ganito lang. 10 ml yung size. Yan. So yun lang po mga ka-printing, no. Wala tayong masyadong video. Maraming salamat.
Mm-hmm.